what's up mga boss? Welcome back to my channel. So it's me again, Tikuy House. So today mga boss, it's another video na naman. So may papakita sa inyo. Ayun, may nagtatago. So, right. So today mga boss, is this video is about kung naalala nyo, yung na-breeding natin na Calico Oranda. So right, malaki na sila. Tulad ng sinabi ko last video nung nag-Q&A tayo, may sinabi akong magkakaling tayo ng Calico Oranda. So today mga boss, kakaling natin sila and papakita ko sa inyo kung ilan yung napili natin and paano ko ikal yung Calico Oranda. So right, let's go! Right, kung naalala nyo mga boss, ito yung fish pan na naglagyan natin ng na-breed natin na Calico Oranda. So ayan na sila. Ayan na yung mga sizes nila. So ikakal natin yun lahat. Ngayon, makapakanti tayo. Makapakanti tayong fish pan. So tatry natin, baka makapag-breed tayo ulit. Ito, kamay nila ito? Kamay nila sila? Tuloy ba yung mga ang tubig na?
aja. Gần còn có đi tập kỹ lắm. Alright, let's go. Try natin to kung marami. Right mga boss, ganito ko magsilik sa mga fry mga boss. So ganito talaga ang setup, bali dito yung sinisilik ko and ganito lang. So ganito ko magsilik ng Calico Randa, like ganito. Ayan. Ang una ko lang tiniyan, first culling talaga mga boss, isa yung buntot talaga dapat nakabuka siya and hindi fuse ganito. So yan. So yan. And like mga ganito bronze, hindi ko na sinasali yan. Yan kasi para sa akin matagal talaga mag matagal kumulay. So yung nirigro ko na lang isa yung mga kaliko na maganda yung buntot na may mga kulay. Yan. So kung mga ganito din cookies and cream, hindi ko na sinasali yan. Ganito, puti. Yan. So, hindi ko na rinirigo yan. Ganito lang ako mag-select. Ayan. Ito, maganda ang buntot. Tapos, maganda yung kulay. Yun na, yung, yun na yung iririgro ko. Like ganito. Maganda yung kulay. Ayan. Kung, yung mga fuse, like ganito, ayan, like ganyan. Reject ko na rin yan, yung fuse. Kasi, bali, dagdag lang yan sa papalakihin nyo. And, like ganyan, mga puti. Ayan. Mga puti. Hindi ko na pinapalaki yan. Ayan. So, yun talaga, ang mga siselect ko lang talaga is katulad nito, ganda sana ng kulay, ganda ng forma, pero fuse hindi ko na pinapalaki yan. So I hope marami tayong mapili sa na-breed natin, like ganito, okay din to. Yan. At least kung lumaki yung mga isda, pag lumaki sila, at least magaganda na yung buntot, magaganda yung kulay kaysa ganito, mga bronze, mga bronze. Ayan.
ko na pinapalaki yan. Tulad nito. Ayan. Yung maliliit, hindi na rin yan. Budget ko na rin yan. Kasi, bali sila yung mga nabitin sa kain. Itong pag-silicone na to mga boss, isa, bali, based na rin to sa experience ko. Kaya, matagal din nating nag-breed, alam na natin kung anong patutunguhan ng mga isda na bronze or yung mga puti. Ayan. So, kung may mga boss natin na nagre-request na sila na lang bibili, tinirelease ko. Pero pag wala naman, may mga tilapia akong pinapakain to. Bali, ito yung live foods nila. Tulad nito, ganda yung buntot. Oh, hindi fuse, may kulay. Okay yan. Canted yun. So, ano pa ba? I think wala na. Ito tayo. Tingnan natin ito. Fuse. Bronze. Ito mga ganito. Hindi din naman to pagbigyan natin ng bigyan natin ng chance. Baka makahabol pa. Try natin yung bigyan ng chance yun. So itong iba, itong malaki, fuse, ito tingnan natin ito, fuse pa rin, fuse ito, fuse puti, bronze, yes, bronze. Reject ito. Ito, bigyan natin ng pag-asa to. May pula siya. And maganda yung buntot to. Bigyan natin ng pag-asa to. Pwede pa yan. Yun na yun. So, siguro estimated natin out of number 8. So out of 50 pieces. So parang 50 pieces. 50 pieces bro ba? Tanong bro. Oh, 50 pieces. So out of 50 pieces, 8 lang kinuha natin. Okay na yan. At least di tayo mapapakain ng mga marami. Eh, at the near future, let's say mga 1 month, sasakit din naman ang ulo natin kung i-regrow pa natin yung mga bronze and mga white. Okay din naman sila pang collection, pero alam naman natin yung trend ngayon na maaarte na yung ibang hobbyist and mga nagko-collect. So gusto nila yung magaganda talaga ang kulay. Ayun. Ito selected to. 8 and ito rejects. So right.
Ko na yung isang batch ng yung nilagay namin sa Telangana. So, out of, hindi ko alam kung ilan to sila. Yan. Out of, siguro mga, let's say 700. No, more or less. More or less 700. 60 pieces lang yung naselect ko. Ito lang. So, actually, meron sana doon. Pero bronze and mga white. So hindi ko trip yung mga white and bronze kasi. So ito lang yung mga sinilik ko. 60 pieces na kalikuranda. So gagawin natin is continue natin yun na i-harvest kasi may natira pang medyo hindi naman yan masyadong marami. Siguro mga ilang piraso. So yun na yun. So ang gagawin is lilinisin yung fish pan and lalagyan ulit ng tubig. Then let's see kung ilan talaga yung lahat-lahat na masisilik natin. Yun ang i-regrow natin. So right, let's go. Puntahan natin si Buknoy. Siya yung nagpatuloy na harvest ng natitirang mga isda, mga kaliko. Right. Ayan siya. So, may natitira pa. May natitira pa naman. Ayan. So, I hope marami pa to. Marami tayong makukuha. At least, yung 60 pieces. Yung 60 pieces, may mga... may additional pang makuwang galing dyan. Diba? So, tingnan natin. So yung may na-breed pala ako dito mga boss na mas mataas yung excitement ko dito kasi bagong pairing to. Sige lang, tatry kong papakita sa inyo to. Tingnan natin kung magaganda yung result. So ayan na si Buknoy. Ano yun? Dalawang pa eh. Ha? Dalawang pa. Oh boss, tamo ka na? Ayun na yun. Ito gaya yun dahi. Gato? Ayira. Nagipit ka na naman.
Energi kita menang. Ito? Ang ganda ng mga kulot. Lumot na sabay. May bisita tayo. Siya, what will you say to the boss? Say to the boss. What will you say? I have no. What? Are you sure? Yes. Daddy! What? I can see your new aquarium there. Yeah. I can see it. Yeah. Follow that video. You like it? Yeah. Lumot. Maraming lumot. Chonto? Maraming lumot. Maraming Maraming lumot dito kasi maramis, lumay na to. Hmm? Yan na? Ano ba? Ang patal. Alright mga boss, nahuli na lahat ni Buknoy yung mga isda. So, natira doon. And linisin na niya yun. And si-select natin ng continue to. Tingnan natin kung ilan yung mapipili natin, di ba? So, let's go. Simulan natin. Alright mga boss, alright na. So alright mga boss, okay na. So tapos ko nang natal yung na-breed natin na Kalikuranda. So ito sila. So ang lahat-lahat is 80 pieces. So out of siguro mga 1,000 pieces, 80 pieces yung na-select natin. More or less 1,000 pieces, 80 pieces lang yung i-re-grow ko. So, ito sila mga boss. Magaganda yun na yung mga buntot. Wala nang fuse, wala na yung mga fold. So far, and kaliko na sila. May mga bronze akong trim na, yung mga 7 pieces. Try ko kung itong pairing na to is kung kukulay yung bronze. So sa next batch pwede natin i-select yung bronze kung kukulay sila ng maaga, pero kung hindi pa rin, esensya talaga. Di ba? So right, lalagay natin yun sa fish pan to. So lalagay natin to sa fish pan and yun, rurubo natin. So tara. Dito natin nalagay itong mga boss. Kasi bakante ito eh. Right. Right, so tapos na yung selection natin sa na-breed natin na Kalikuranda. So maraming nagre-request din yan na update daw nung na-breed natin na
kalikuran. Da yung ang title is How to Breed. Oh, yan, Tico Yao style. So, ito yun. So, naselect na natin siya and nalagay na natin. So, i-regrow natin yun. Siguro update natin after 1 month. Tingnan natin kung maganda. Kasi, ito kasi yan mga boss. Hindi lahat ng pairing, kahit pa imported yung gamit mo, kahit pa magaganda lahat ng pairings na ginamit mo, hindi yan nagsasabing maganda talaga, maganda na yung mga offspring niya. Di ba? So, depende talaga yan sa pairing. Kasi, nag-breed ako, may pairing akong pangit yung lalaki, maganda, okay, let's say, maganda yung babae, pangit yung lalaki. Maganda din naman yung resulta. Ngayon, na-breed din ako, maganda yung both parents, pangit yung result. So, right, at least tapos na natin na update yung kaliko. So, after 1 month, try natin kung nga ma-update natin. Hopefully, hindi siya magkasakit. So, para tuloy-tuloy yung bali natin, selection natin hanggang lumaki, diba? So, right, shoutouts! Shoutout tayo mga boss. So, shoutout kay Boss Paul Aquatics, kay Bro Mike Official. Mike Watawa to eh. Shoutout bro! Team Tico Yaos to. So, shoutout kay Mark Kenneth Mendoza from Malita Goldfish Keepers. Shoutout! And shoutout kay Lance Tunding, kay Dinder Gayak. Shoutout Dindi Beta Farm. Right. Nga pala, Lance Tunding from Antique pala. Shoutout. And shoutout kay Mikey Goldfish Hub from Taguluan. Right, shoutout. Shoutout again kay Boss Rigi Fish and Fun from Panabu. Right, shout out. And shout out din kay Christian Amudya, so from Bayawan City. Shout out kay Carlos Donasco. Right, shout out kay Steve Raymond from Kasinglot. Itong Kasinglot, Taguluan to. So shout out. Shout out from Prince Jobins Toyko from Sihayon. So right, Taguluan din to, Sihayon. Shout out kay L1 Gian. Shout out kay Anthony Sagabain. Shout out kay Jihad 9 from Antique Goldfish Club. Right. Shout out kay Janry Hervilla. Right, from Pulumulok. Shout out kay Carl Joseph Binimile. Binimile or Binimili from Panabu City. Right, thank you sa support mga boss. Kay Nico Cachiro. Shout out kay Paul Torres from Coronadal, South Cotabato. Shout out kay Dindo Ayan Domicilio from San Carlos City, Negros. Right. Shout out kay Arnel Fish TV. Shout out kay Lay Christian Insong. So, Bisaya daw. Shout out. Shout out kay Jawo Taghoy from Lapu-Lapu, Maribago, Cebu. Alright, shout out sa inyo mga taga Cebu. And shout out kay Kapwa Encanto from Busa, Cagayan de Oro. Alright. So, yun lang. Alright, shout out sa inyo lahat mga boss. Salamat sa suporta. Maraming salamat talaga sa suporta. And I hope this video mga boss is mayroon kayong nakuhang ideas on how to select and para makatipid kayo sa pagkain and basta ideas and mga tips na rin, di ba? So kung may nakuha kayong tips and yun, ideas sa mga boss natin na hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na yan and
click the notification bell para updated kayo sa mga videos natin. Alright, marami pa tayong uploads. So alright, tapos na tong video na to. And I hope kita-kita tayo sa next video. So hanggang dito na lang siguro. And this is Tikoy House. Sabing babush!